Doc, may tanong naman po ako. Talaga po bang masama na natutulog po habang katabi yung phone na nagcha-charge or nilalagay po sa unan? Kasi po, bilang po isa sa mga kabataan, gawain ko rin po kasi yun. Mm-hmm. Totoo yan, no? Marami pong hazard. Una, hindi lahat ng cellphone ay merong mga, meron din silang parang capacitor or limiter, parang ganong device na pag napuno na, ilagay niya sa neutral state na hindi mag-overcharge. Pero hindi lahat ng gadget ay may ganon. Pwedeng laptop. So pag umiinit yan, at tandaan nyo, ang fuel ng apoy, isa doon ay heat. Oxygen. No? Fuel. So ang magiging fuel niya ngayon ay yung higaan mo. May heat ka na. May oxygen ka pang 21% sa environment mo. Ang kailangan na lang niya is yung chemical reaction. May fire ka na dyan. Oo. Nako, eto Doc. Bukod kasi sa mga yan, hindi rin humahiwasan yung mga prank callers sa bahay. Lalo na sa ating mga kasambahay na may iwan natin at pag may tumawag sa kanila, ano ang dapat nilang sagutin? Oo. Yan. Kaya nga, sabi ko doon kanina sa D, kasama po sa direct, magpaplano po. Katulad, uy, si Mr., si Mrs. nyo, si nanay, si tatay mo na emergency hospital, sumama kayo sa amin. Huwag niyong gawin yun. Pag-uusapan natin, wala kayong paniniwalaan, kundi kami. Pag emergency, ako or mama ninyo ang tatawag. Ganon din kung may kasambahay kayo. Dapat paulit-ulit yan ang paalala sa mga kasama natin sa bahay, Dok, no? Paulit-ulit kasi yan. On the first 10 days, parang nakaturete. Pero kusa na yan, no? Pag sige mo gagawin yan, kumukusa kay paulit-ulit, kumukusa. I-meeting talaga ang mga bata, ang mga anak. Yun talaga ang dapat kausapin, hindi lang sa mga ibang bagay, tungkol sa school, tungkol din sa ganito. Baka may mag-text ba na, pumunta ka daw dito, sabi ng nanay mo. Oh, lagot. Ay, naku talaga. Ayun ang na. Nanay nyo lang ang sagutin nyo talaga ng mga tawag. Yes.